Ayan, good afternoon. So, magla-live uli ako sa Facebook din sa dual to, dual record. Tapos i-upload natin sa YouTube. Pagkatapos. So, yung kaninang nire-refer ko, so wala talaga ako makita yung schematic. So, hindi siya shorted. So, putol yung line. Either, ano, kasi nasubukan ko na siyang isa-isahin. So, mahirap. Walang schematic. Walang board view. Yan. Sinubukan ko na maghanap ng board view. Eto siya. So, lahat. Pinasok ko na yung mga link. Yan. Nag-sign in na ako. Nag-ano na. Ang mahal kasi nung sa Tinexi. So, Tinexi na website. Medyo mahal siya. 5,400 yung membership for 1 year. So, ngayon ko lang gagamitin. So, masyadong mahal. For 1 year naman siya. Kaya lang, wala tayong budget para doon. Kasi yung i-re-refer natin, so, magkakahalaga lang naman ng 1,000. Tapos, magre-release tayo ng 5,800 or 400. 5,800. So, useless yung i-re-refer. Kasi hindi lahat kasi nakukuha sa Tinexi yung schematic. Yung iba kasi nandun din sa iba eh. Kay sa mayroon akong account sa Binapix. So wala siya dun. Wala nung board view. So mayroon akong tinagda-downloadan yung libre. Member ako dun. Kaya lang error naman yung nalabas. Ayaw ibigay. Wala eh. So, meron. Pumasok na nga ako doon sa Shopee ng Vietnam. So, ganun pa rin. Ito siya eh. Ayan. Ito yung sa Russia. Ang hirap naman dito kasi hindi siya pwede yung PayPal. Hindi pa mapasok yung PayPal. Kahit nakakonek yung PayPal ko doon sa kanyang ano, doon sa Russia. Ito. Iba yung ano, payment option na hinihingi. Kailangan account ng Russia. Gawa siguro ng sanction ng US sa Russia. Yeah, ganun. Tapos meron naman isa, yung kay Pass Unlock. So, dina-download ko siya. Libre lang naman siya i-download. Ang problema, hindi ko siya makuha. Error yung ano, network. May internet naman ako. Pag-browse nga ako eh. So, yung enable natin, wala yung wara sa 1.8 volts. So, sinubukan ko na siyang sunsunin. Full na kasi siya eh. Wala na siya yung mahirap kung nasa nakakonekta. Kasi ano siya eh. Part siya ng 3.3 volts yung supply. Yung missing. Kung kukuha kasi tayo sa ibang supply ng 3.3. Either mag-ano kasi siya. Iba magkaroon siya ng damage. Kung mag-experiment ako. Kasi ano kasi siya eh, enable kasi siya. Ibig sabihin, regulated yung pagsusupply ng enable. Pag tumaas kasi yung enable niya, hindi exact yung sinupply. Matik yung IC puputok. Or magsusupply siya ng mataas na value ng voltage. Masisira. Ayan. So, ibabypass na natin yung isa kasi yun ang problem. Either chip or PCB lines. So, wala naman tayong schematic. Para dun, pwede naman siya ipasa sa ibang technician in case kung mayroon silang schematic. Pero wala kasi ako mabili. Wala din sa Binapix. Yun lang yung account ko available. Ayan. So, may next na tayo sa re-repair natin. So, 3GB din siya. Ito. Ito ay missing capacitor. So, nilagyan ni ISO ng missing capacitor. Pero I think, kahit wala ito, magdi-display dapat ito. So, try natin siya. May display. Plug natin. Kasi, natesting natin ni ISO. Umiinit. Umiinit ito soon, di ba? Ayan. So, testingin natin siya kung may display nga o wala. Kasi, wala siyang display. Umiinit ang chip. Parang hindi umiinit ang chip nito saan. Umiinit pa. Okay, testingin natin kasi umiinit ang chip. So, power on natin. Hindi umiinit ang chip nito saan. Baka iba to.
So, isa pang problem. Kung dead din siya. So, meron na kasing galing sa ibang tech eh, na... So, may... Yung nire-repair ko kanina. Binalik mo na saan? Ano kasi, may ano, yung... Yun yung mahirap kasi pag galing na siya sa ibang technician. Yung VRAM, either tinanggal siya, kung palagay nang nagkaroon ng problem, tinanggal, tapos ibinalik. Minsan kasi ganun yung ginagawa. So, hindi man so shortage yung BDD niya, magkukos naman siya sa ibang, ano, BDD queue, ganyan. Yung baya BDD fix. Magkukos naman siya kung bakit siya hindi siya nag-on yung enable dun para sa 1 volts, sa 1 volt, sa 3.3 volts. So, magkukos yun eh. Kapag, yun, ganun yung nangyari. So, yung mind ko yung video kanina, sinubukan ko siya, kakakain ko nga lang, eh, alauna na. Kasi talagang wala. Sinubukan ko siyang i-revive na pagganahin. So, wala. Ito, hindi talaga umiinit ang chip. So, punta tayo sa... Akala kasi umiinit ang chip ito kanina. Ha? Nag-warm lang? May check natin kung bakit wala. Baka same issue. So, hindi ko tanda kung alin yung sinasabi ng customer na galing sa ibang technician. So, may 11 volts siya. So, wala yung kanyang B-core. So, B-RAM, wala din. So, baka parehas ng issue. Wala din yung 1 volt. So, 1.8, wala. So, wala yung 1.8 natin. So, meron tayong 3.8. So, meron tayong 5 volts. Tagaon ng mga gates. So, ibig sabihin, did yung ating 1 volts, 1.8. Direct din yan sa chip. Pag, ano yan, wala. So, tingnan natin kung na-reflow din ang chip. Kasi possible ganun eh. Mahirap. Ah, meron din tong blocks. Okay. So, ito. May blocks na rin siya. Nireflow na rin siya. So, kaminsan, pag hindi nag-on talaga yung 1 volts, pag yung chip ay mali yung pagre-reflow, ganun yung nangyayari. Nagkakaroon siya ng short dun sa loob. Magamat hindi siya binabasa na shorted. Kung ibang lines yung tinamaan, magkakaroon siya pa rin ng resistance. Kung ibang resistance yung tinamaan niya. Kasi maraming patong bulls eh. Kagaya nito. So, galing din siya sa... galing din sa tech ito. So, ayan no. So, yung VRAM niya, flux kasi ito, hindi siya ano eh. Nire-reflow kasi nila yung ano. Ito yung palagi kong sinasabi na pag ako kahit sa ina-upload siya sa YouTube. Hindi naman nila kailangan i-reflow yung VRAM. Bakit nila i-reflow? Hindi naman tamang i-reflow yung VRAM. Lahat ng VRAM nire-reflow. Hindi naman kasi yun ang solusyon. Ah, daming ano. Ayan, daming flux yun. Eh. Siguro ito nga yung ano, baka galing nga ito sa tech. Kasi may sinabi yung ating customer eh. 30 Ti 8 GB. Ano lang yan? 3.5 lang labor yan. So, ayan. May missing na capacitor dito. Ano lang ito? Kahit naman ito'y wala. Gagana yan. So, dito tayo po ko sa 1.8. Inspect na lang. Inspection. May important resistor na tinamaan. Tanggalin na natin 'to.
So, kailangan natin siyang itry. So, ito ay may basag. Baka siya nagkukos ng shorted. Ito, gasgas din siya eh. May basag din. Kasi pag nabasag yan at nag-crack, tapos naging shorted na. Ganun din. Okay. So, tester na muna. Mukhang... Nakailan yung goods yun? Apat? Lima. Lima ano? Okay, limang good na sunod-sunod. So, napatapat. Kasi mayroon ditong ano eh. Doon sa 18 piraso na yon. Mayroon ditong galing daw sa Tech Nation eh. Galing sa Gilmore. Tech Nation sa Gilmore. Ayan. So, try natin yung best natin. Babawasan niya yun yung babayaran. So, 12 volts. Hindi naman siya shorted. So, yung 1.8. So, 2.55. So, hindi rin siya shorted. So, ang ating VRAM, hindi naman shorted. Tignan natin itong mga B-Core. Baka naman may open lang. Ayaw magbigay ng voltage. Ito ay hindi umiinit ang chip. So, tingnan natin kung detected. So, sasalan ko lang siya. So, ilalagay natin sa onboard. Para malaman natin kung detected or not detected. Bagamat wala 1. Ayun, ano. Not detected pala to kasi wala akong 1 point. Hindi natin pala kaya kailangan testingin pa. Nagawa lang 1.11 volt. So, not detected. So, pasok ako dito. Isusundutin lang ako. So, need to toy check. So, tingnan ako itong buhay. Kasi kung pan... Kung hindi umiikot ang pan. So, dead chip. So, ito. So, wala tong supply. Kagaya nung isa. Same dun sa isa na patay yung 1 volts. Walang supply ito kapag patay yung sa 1 volts. Yan. Kasi dito yung sa 11 volt nag-start. Meron siya eh. Hindi siya shorted. Pag patay yung panmalimit kasi ito eh. So, dahil dead siya dun. High volts resistor. Check natin. Dito kasi nanggaling yung ano eh. 1.8. So wala to. Matik wala. 3.3. So may VCC tayo. So ito meron naman tong ano na to. MOSFET. Itong IC na to ay para sa pan yata ito. Alam ko sa pan to. Hindi naman siya shorted. Matik, wala yung bias natin. Walang supply. Kasi walang 1.8. So, check natin yung VCC. Ng 1 volts. Okay, so BDD. Saan ang pin 1? Ah, ito pala sa kabila ang pin 1. So, this is a BDD. So, may 3.3. Sa tawag dito, BIN. So, mayroon 3.2 tayo.
sa enable, so wala. Hindi yung enable natin. Kabila. Wala din. Ah, ito. Ito pala. Yung 1 volts. So, hindi pala nakikita. Nakikita sa camera. Sundot tayo na yung sundot. Wala siya. Okay, wala. Wala, dead na naman. Oops. Patak. So, kapag dead, next tayo. Kaya tayo mag-proceed. So, walang ibang magbibigay ng 1.8 volts kundi ito. Kasi, kapag hindi sira itong IC na to, pag hindi siya sira, pwede kasi niyang, ano, yung enable kasi, pwede rin hindi kasi mag-function. Pag may, ano eh. Minsan hindi siya nasisira. Pwede siyang, hindi pumasok ang enable supply. Dead. So, nag-iisip ako. So, no choice. Kailangan ko palitan yung IC. Subukan natin. So, dito yung 1 volts eh. Kailangan ko yung 1 volts palabasin. Subukan natin. Di pa pala ako nakapag-tester kung shorted ang enable. Check ko muna pala ang enable nito. Ang shorted. Okay, hindi siya shorted eh. So, hindi rin shorted yung enable ng 1 volts. So, yung VCC. Ibig sabihin, lahat ng dadaan ng capacitor, hindi yung shorted. Na supply. Ibig sabihin, na shorted tayo. Ito, okay lang to kahit missing pa. Kasi capacitor lang to, dalawa. Dalawa, capacitor. So, dalawang capacitor lang. Si filter pa lang yan eh. Hindi pa siya magsusupply.
Punta muna tayo sa PWM. So hindi yan PWM. Labo. Dapat may 1.8 siya. Nasaan yung aking flux? Chen. I'm trying to repair this video card. Hindi naman shorted yung basag. Wala, saan ko nakilagay yung IC? So, pin number 1. Ouch, mainit. May schematic sana, maganda to. So wala tayo schematic eh.
So, try natin palabasin ang 1.8 volts. So, power on. Tignan natin kung mayroon. Wala pa rin. So, talagang dead ball. Direct, ang dalawa na yan dito. Direct sa chip. Tayo natin sa thermal cam. Baka mayroong makuha. Natin ang thermal camera. So, wala siyang detection. Shorted or nagpipigil ng current. So, wala. So, eject tayo. Check natin ang 1 volts kung anong result ang mayroon. Check natin kung iinit si chip. EVR. So, 1.8. Ito, assembly mo to. Ito, okay na to. So, eject tayo ng 1 volts. Wala yung schematic. Kamal-mal, 8,000. So, hirap. So, pasok tayo ng 1.8 volts. Ano ito? So, mayroong nagti-trigger. Isa. Check natin. Mainit yung ano, ilalim. Nag-hot-air kasi ako. Kaya mainit. So, wala naman siyang ano. So, 1 volts tayo. Check natin ang 1 volts. Wala naman. Open pa rin. So, dahil wala tayong schematic, so next tayo, next. Naka na yung next. Sayang oras dyan, sayang oras. Bakit? Ano to, 3GB din? 3GB din pala rin. Hmm?
Maliit ng chance pagaling sa repair. Nasaan yung tornilyo? Tumalsik. Ito pala. Ano to, shorted? Sa pagkakadumi naman ito. Kaya ano mo naman na yung isa na yan? Oops. Ha. Ako'y inaantok. Hindi ako nakatulog kagabi. Ito yung ano niya. Friday ngayon, di ba? So, yan. Testing natin. So, madumi ito. Sobra. Yung mga missing ito, son. So, shorted. Dito ang shorted. Okay, shorted nga yung ano. 128 na. Kita. Okay, mababa yung rating. So, 1 volt. 1.8. Ah, 1 volt. Ah, to 1.8. So, yung VRAM. 183. So, shorted yung itong coil na to. So, shorted to po ganito. Yung sabihin, yung shorted yung kanyang 12 volts. So, shorted niya yung ano niya. Hanapin natin dito sa purse. High side MOSFET. Ano ba? Ito yata. Okay. Wala siya. Wala siya dun. So, dito siya sa likod. So, dito siya. So, inspection muna natin. Ako'y inaantok. Inaantok na tayo. So, hindi siya full shorted pero ano siya? Naka reading siya, may reading. Yung ating reading yung ating mga main rail ng bakit ito may mga kulay. So, this is 1.8 volts area. So, dito yung
Kaya niyo mo pinagawa. Okay, gamitin natin si Thermal Cam. Kung ano bang gamit ni Thermal Cam. So, eject tayo. Okay, try natin kay... So, alin ang unang iinit? Chip. So, eject tayo. 1 volts. Wala. Mababa sa 1 volt. 3.3. Dito tayo. X minute yung ano. Dito na nga tayo. So, mababa. Kasi ano dito eh. Minute agad to. Five volts. Mababa ang kain eh. Ba't wala? Ano siya? May init yan eh. Wala. Wala siya na gano'n. Ba, ba rin na kaya ng amps niya. So, 0.041 amps lang. Bakit? What happened? Short it on. PCB. PCB yung tinuturo. Short it on PCB. Bakit shorted ang PCB nito? Ano naman siyang pyesa dito?
So, bloated ang fuse. So this is so ilang ohms ang ating so 1.5 ohms. So okay lang, ito ay 1R8, ibig sabihin 1.8. So parang 38 siya. So parang 38 ito. 38 ohms. Kasi 1.8 ano to eh, ohms. Parang sira to. Oops. So, nandito ba siya? Point 6, tapos ito ay 0.7. So nasa shorted area yung kabila. So ground ba to? I think this is not a ground. Tingnan natin kung kuha na. Pero mga na ano, SIM board. Kasi SIM board. Resistor kasi siya eh. Pero shorted. Oh! Nasi-CR ako. Okay. So, testingin natin dito sa ano. Sa kung shorted siya. So, kailangan natin i-verify. Resistor kasi siya eh. Oh, shorted. Okay, so not shorted siya. Ibig sabihin, nandito yung problem. So, huli na. Huli na yung problem. Kaya lang, yung parang tinuturo ng overheated ay yung ano eh, PCB. So, ito siya yung shorted. Yeah. Okay. So yan, magbabalik ulit tayo. Balik live ulit. So nag-CR eh. So kailangang hindi mapipigil. Walang post pala yung sana natin. Wala siyang post. Saan ba? Ano ba ito? Post? Eh, wala eh. Walang post yung sa Facebook eh. Wala siyang ano tawag dito post sa Facebook. So, dito na tayo sa part na to. Dito yung shorted.
So, hindi ko alam kung anong power rail ito nasa likod. Kasi no schematic tayo dito sa ating nire-repair. So, kailangan tsaga-tsagain. So, dito siya, shorted. So, tingnan natin itong capacitor. Ito yung katabing capacitor. So, yung ano na ito, bakit siya shorted dito? So, pag nag-eject tayo, may shorted siya. So, sa kabila, not shorted. Ganda nito kung may schematic. Kita agad yung ano. So, ang ano nito, possible nito, mababa lang yung ano eh. Yung baka capacitor lang ito na nag bumaba yung kanyang ano. Ang tawag dito. Kasi may reading siya eh, parang diode. Baka bumaba yung kanyang, nagkaroon siya ng ohms or ano. Malapit na mag-crack. Ito siya tinuturo eh. Na naman dito. So, try natin mag-eject. Eject. Check, dito pa pala sa kabila. Hindi kaya ito ang salarin. MOSFET. Kaya sa tingin nyo guys ang sira. Okay, eject ako, eject tayo ng voltage. ABR, so ilan tayo? 3.3 sa book. 3.3. Ating thermal camera. Okay, 3.3. Ito rin natin. So, bakit siya umi-shorted doon? Okay, ito yung tinuturo, capacitor. Oh, so ito siya. So baka yun nga, yun lang naman yung malapit eh. So tingnan natin kung nahuli natin ang salarin. Okay. So ang tinuturo niya, ito capacitor na to. So, tanggalin natin siya, remove natin siya. Baka naman suswertehin na naman. So, dalawa na yung ano natin eh. Bypass natin yung dalawa. So, balikan ko na lang siya sa huli. So, ang tinuturo ay itong isa na to. Wala siyang crack. May ano lang siya. Minimal gasgas. Pero ano lang ito eh. Kulay pala. So, wala naman siyang crack. So, tingnan natin. So, ito lang yung ano eh. Sa kabila. Ito lang. Kasi nag-eject ako ng 12 volts kanina. Ito yung uminit IC na to. So, hindi ko natingnan yung kabila. Ano kaya sa tingin nyo?
Tingnan natin kung mawawala yung shorted ng ito, mga to. Kasi andito yung shorted eh. So, andito yung shorted. Yeah, so, ito yung shorted nyo eh. Itong area na to. Yan. Saka, ito ba? So, hindi naman. Ay, baka nga yun nasa likod kanina. So, nag-eject tayo dun sa paan ng transistor na yon. So, try natin. Okay, test rin ko muna itong ano. Baka ito naman. Para sure. Okay. So, hindi. Okay. Baka mahuli na ang salarin. So, lobat na ba ang aking ano? Headset. So, nag-speak pa naman. Paki-update yung si ano, si... Ano, si Andrew? Anong sabi? Panag-chat siya yata? Ayaw matanggal. So, check natin kung nawala ang shorted. Dito sa part na to. So, buzzer sound. Okay. Oh, huh? Shorted this gun? Shorted this gun. Yan. Okay. Yan ah. Shorted this gun. Shorted this gun. Okay, check natin yung capacitor. So, wala siyang palatandaan na basag siya. Check natin. Okay. So, this is a shorted. So, ano yung donor son? Yung mga sira dyan. I-donor na natin yan. Saan yung dalawa? Para wala siyang bayaran sa piyesa. So, yan guys. I-donor na natin yung sira. May lumabas na kasi yung sira. Kunan na natin ang pyesa. Yun yung the best option. Ha? Yung isa, yung missing ano? And sino ba may-ari niyan pala? Ayo nga pala, ibang may-ari. So, hindi natin pwedeng gawin donor. So, itong ano, alisin na natin to kanyang resistor. Tanong mo yung mga 3GB, lahat ng 3GB kung sino may ari. Kasi gagawin nating donor yung ano para hindi na ma-charge sa piyasa. Para hindi na magbayad si sir ng piyasa. Sayang din yun eh. Macha-charge 300. So, ano to eh, dalawang pyesa. Bali, fuse, open yung fuse. Tumaas yung value. Sa halip na 1.8 siya, naging ano na siya. 1.8 ohms, naging ano siya, 38 ohms. So, para din itong fuse, itong... Oops, sana yung nabingwit ko. So, pieces siya. Yung isa,
Ah, ito. Tama ito. Ito yung dead. 1 volt saka ano. 1 volt saka 1.8 volts. Dead yan. So, possible chip yan. Sira. Hmm. Ano sabi niya? Oo nga. Nasaan yung isa? Kinuha mo na isa eh. Wala akong tinatanggal. Ah, re-repair to? Okay, dyan mo lang to. May tandaan ako dyan eh, may pala tandaan. So, ito yung lagyan mo na lang to. Ito yung shorted ang 1 volt. Ah, shorted. Ito yung no, ano? Missing 1 volt. Tapos yung isa, missing 1.8 saka 1 point. Ano? Sir, sira na kasi. Missing 1 volt. So, hindi siya mabuhay talaga. PC-19. Kaya ang pangalan. Tapos yung nire-repair natin. Tiron, PC-16. Din ito naman, missing naman yung 1.8 volt. Hindi rin makita. Masigod chip ang sira. Hindi ito, saan ang pan ito? Okay. Hindi ito. Yung isa. So, anong plano natin dito? Mga 3GB to. Kung pwedeng i-donate, tanong mo. Nasaan yung isang pan? Doon yun sa isa. Baka iba may-ari. Pinalit mo, di ba? Ha? Oo nga, may yung number, pangalan. Kapareha siya noon. Ah, okay. Pinalit mo ako. Okay, sige. Okay. Tijeron. Tijeron. Lahat pala ito Tijeron. Eh, di kanya ito lahat. Ay, yung isa. Loyal. Loyola. Yoloya. Ay, Yolo. Ano to? Loyola. So, yung... Sulatan mo na lang, Son. Kung alin yung missing na, ano? Tapos ito. Kanya-kanya pala to. So, ibig sabihin, yung kay TG Sun. TG Sun ba? TG Sun. Hindi ko mabasa. Iba yung sulat. Doktor. Ano daw? Okay daw? Parehas naman na may-ari, TG Sun. Pwede yan. Oh, ito kailangan. Oh, so pwede itong... Ito, isa yung may-ari. Tijeron. Itong isa, iba may-ari. Loyola to eh. Oh. Eh, sabihin mo, kukunan natin piyasa yung isa. Sira naman eh. Para hindi na ma-charge sa piyasa. Kasi ano to eh. Oh, kompleto. Kasi nasa yung missing parts. Para hindi siya ma-charge na sa piyasa. Sayang din. Pwede na yan. Kuna. Pares naman eh. Tijero naman to. Sayang ang oras. Pares naman ang pangalan. Tijero. Sira naman to eh. Lagyan na lang ng note. Para hindi na ma-charge yung may-ari.
Ano ang ating pag-aantay? Ayan, so lalagay na lang ng notes. Kasi mag-aantay masyado ang repair. Marami pang i-re-repair na nakapila. Mga busy ako yung nagda-drive. Hindi kumapit. Ha? Ayaw kumapit. Bakit ayaw mo kumapit? Kapit din naman pala. Kaya pala nag-shorted yung ano nyo eh. Shorted ang kanyang 1 volt. Ah, 1 volt ang kanyang reply na yata. So, check natin yung ano. Madumi pala to. Baka mag-short. Again. Madumi to son, itong isa. Alam, linisin. Baka mag-short ulit yung ano, capacitor. Linisin natin. Andami. Sobra. May kulangot na ako dito maya-maya. So, pwede yung testingin. Tapos, kiklining ko na lang after testing. So, proceed. Proceed sa testing. So, ito. Punta tayo sa testing. Ayan. So, testingin natin siya. Kung may shorted pa rin. Ayan, good na yung reading. 500. Basa ba? Ang hirap naman mag-record. Ayan. So, basa siya. Kanina, 127 lang. Ngayon, 500 na. So, 3.3 volts. So, okay siya. Yung ating okay, yung ating B memory coil.
So 1.1 volt, 1.8. Okay naman, present. So dito sa kabila, yung shorted, of course. Okay, may ready na siya, 500. Of course, ground yung kabila. Si resistor, kabila, 500. And yung start, 500. Okay? So, yun lang yung ano. Testingin natin siya kung magdi-display. Okay, let's find out. Sana hindi mag-short ulit. Pero I think, no-shorted naman siya, kaya maliban na lang kung may mga damage. Pero may reading siya eh. Ibig sabihin, pwede pumasok. Kung shorted yung nag-iinit dito sa banda dito, puputok ulit yan. Babalik sa dati. Kasi parang may shorted dito. Ibig sabihin, inner line ang putol. Pag ano, inner line may problema. So, tingnan natin. Baka naman either malalaman niya, puputok yan. So, power on. Okay. Okay, uminit ang chip. So, turn up natin. Lagyan natin ng display. So, sana magkaroon na siya ng display. Para inaantok kasi ako eh. Makatulog muna. Natulog muna tayo. Just wait for a while. Ano to? Isa na ito? Sira ito saan? Sino ba yan? Hindi ko alam eh. Wala, dito yan. Bukas yung pinto mo son. So, lagyan natin ang HDMI. So, subukan natin power on. So, mabilis lang. Power on, may fan spinning, so okay, chip, uminit yung chip. Okay, may display tayo. So ayan, so, may display. Okay, we have a display. Okay, power off. So yun yung shorted. So voltage injection natin via thermal camera. Yan, via thermal camera. So, tinuturo niya yung PCB. Yung dito, sa kabila. So, wala naman siyang pyesa dito. Yan. So, nag-jig ako dito kanina sa may paa. Uminit, akala ko ito yung uminit. Yung pala, yung capacitor siguro sa likod lang. So, hindi ko lang napansin. May capacitor sa likod eh. Wala siyang crack. Wala siyang identification kung ano siya. So, no schematic tayo guys. Hindi ko masunsun yung ano eh. Kaya, kailangan nating ano. So, napansin ko lang dito, yung resistor, sinundot ko yung kabila, tapos sinundot ko yung kabila. Yun. Nung si, ano, kasi yung resistor, yung kagaya nun, 1.8 ohms, yata, 1.8 ohms yata yun eh. Alam ko, 1.8 ohms, 1R8, yan. So, sinundot ko sa kabila, tapos sinundot sa kabila. Iba yung reading. So, sa kabila, shorted, sa kabila, hindi. So, dun, tataka na tayo. Na may problema siya. So, ayun yung ano, nahulik siya agad. Ngayon, mga shorted. Sa injection kasi, hindi makita. So, ginawa natin, injection natin para sure na itong capacitor yung sira. Kasi,
Lahat kasi ganun siya yung reading. Dito sa taas, ganun yung reading niya. Ayan. So, laking tulong ng ating mega idea. Okay? Mega idea. Thermal camera. Kahit paano, mababawi natin to. Medyo mahal ito eh. So, yan yung nagpabigat din sa mga gastusin sa pagre-repair. Kailangan natin. Kagaya niyan. Mga mahirap kapain. Mahirap. Misa napapaso kasi. Kamay. Yan, okay na ito. So, stress test na lang to. Ipo-post naman ito sa ano. Pag na ano. Bali, nakarecorded din sa ano, dual record tayo. Live sa Facebook. Then, i-upload natin sa YouTube. Okay na to son, ito. PC6. PC6. Yan yung pinagunan. Lagyan na lang ng note. Inilipat sa PC6. Isa lang naman ang mayari. Ayan, so... Oo daw. Ayaw gumastos ng ano. Sabagay, depende na sa usapan nila. Siyempre, ang kausap lang naman nakating kasi yung ano lang naman eh. Yung mayari lang naman. Ay, yung nagdala. So, hindi naman. Diyan mo sa baba, son. Sa baba na. Diyan mo na lang dyan sa baba. Buhay pa? May crack. Matak ang cellphone ko. Ayan, so tapusin na po natin yung video dito. So, na-repair natin yung isa. Bagat yung una, may part 1. So, hindi ko alam paano i-edit ko na lang siguro yung part 1 ng video. Kasi part 2 na ito eh. Dun sa unang ano natin. Kasi may ni-repair tayong dalawa yata yun eh. So, matik yung dalawa. Huwag na natin pagkakasaya ng oras. Kasi, so, base sa experience sa pagre-repair, pag mga dead young ano, Dadyang 1 volts sa 1.8. Kasi minsan pinapalitan ko lang diyan yung IC lang. Yan. Tapos ano pa niyan, kung may schematic sana ganda. Yung kasing isa, buhay yung 1.8 volts. Dead lang yung ano niya. Yung 1 volt. So kung may schematic sana. So mayroong libre, dina-download ko. Hindi naman na ano, mabuksan. Ayaw mag ano. Tapos puro may bayad, may plan. 5,800 yung plan. 1 year. So, anuhin ko naman yung anong biglaan kasi mabigat sa bulsa. So, kay Binapix naman. So, hindi siya available. Yung, ano, yung hinahanap ko na 2GB. Kahit anong klase sana ng 2GB na 1050. O kaya 1050, N1050 or N105D pwede. N105C pwede. Yun. Same lang sila ng ano, schematic. Anong board view. So, schematic. Same lang sana. Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating pagre-repair. So, salamat sa inyong panonood. So, don't forget to subscribe and like sa ating YouTube channel. Then, sa Facebook. Follow nyo po ako sa ating Facebook page and Facebook group Video Card Repair. Ayan. Okay? So, see you on the next video. Bye-bye. Ito na yung another video card mo. Hero ng pangalan. 3GBL. So, ganun din. Ang issue sim naman. Napakadumi. Inis. Then, may mga missing parts. So, yan. Nagpalit tayo ng ano dyan. Yes, ha? Capacitor, one store, table. Yung mga piyesa niyang kinuha natin dun sa sinabi niya. Kaya, labor na lang babayaran niya. Tenis na natin. So, HDMI yung port na ginamit. Ayan siya. Time stress time. Stress test time niya, 26 minutes. Dire-diretso, wala na siya natin. Degree. Okay, lowest naman yan, si 21 degree Celsius. So, 26 minutes. So, okay siya. It's working fine na. Yun i-repair natin na GPU. So, 3GB. And, it's working fine.
Yan, kay Sir. Kay Sir Ron Santos. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang ating repairing sa YouTube channel natin, Workshop Fix Video Card Repair. So, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? See you in the next one video. Okay, bye.